Hello po. Bakit napakamahal para mag-aral ng Forex at bakit ang mga tao nag-aaral ng Forex kahit mahal? Kasi ito po yung highest paid profession in the world. You are top 1% of the highest paid na profession na pwedeng bayaran kung magaling ka o marunong ka mang Forex, may skills ka, may discipline ka, kasi pwede mong palakihin yung pera mo. Okay? Pwede ka rin matalo. So, kung titingnan nyo dito, ito yung general idea ng Forex, no? Kung paano magbasa. Okay? Meron siyang tinatawag na time frame. May daily chart. 4 hours. Yan, may mga time frame yan. Ngayon, kung titingnan mo yung daily chart, okay? Trend niya, pababa. Okay? Let's say, pababa. Okay, dito po, I'm just giving you the general idea of Forex. Okay? So, bawat candlestick na yan, makikita nyo, may history yan from date to which date. Ibig sabihin, you're talking about the trend. Okay? And in order to have benefit in Forex trading is when to buy and when to sell and how much amount of risk of your amount na willing nyong i-accept na matalo. Okay? Kasi pag willing kayong ma-accept na matalo, that's when you finally figure out kung how much din yung long term na gusto nyong manalo. Wala pong Forex na win-win-win-win-win-win. Wala po. It's all about risk management. I repeat, it's all about how much are you willing to risk. And within that calculated risk, magkano yung pwede nyo rin kitain ng pera nyo. So, this is all about numbers game. So, kung titingnan nyo rito, okay? Okay, pababa, pataas lang naman yan eh. Okay, so, let's say, nag-start kayo dito. Ibig sabihin, saan papunta yan? Okay, pwedeng pumunta rito. Okay, pwedeng pumunta dyan. Trend. Pwedeng pumunta rito. Alright. Or pwede rin from here, umakyat dito. And umakyat siya dito. Umakyat siya dito. Umakyat siya dito. So, kung mag-risk po kayo, may tinatawag tayong lot size. Ibig sabihin, let's say meron kayong 1 million, okay, or 100,000 pesos. Ngayon, yung lot size nyo is equivalent to yun yung taya nyo, yung amount ng taya nyo, okay? Is equivalent to let's say $50, okay? Hindi, masyadong malaki. Let's say may 100,000 kayo. Let's say ang taya nyo is equivalent to lot size na point, okay, 1. Okay, ibig sabihin yung point 1 na yan, let's say $1 yan, 50 pesos, okay? Yung 50 pesos dun sa 100,000 nyo, okay, nag-start kayo dito. Andito po tayo ngayon, no? Okay? Akyat siya. Okay? Meron po yung tinatawag na distance, okay, or unit of measurement. Yun po yung tinatawag na pip. So, from here, let's say to here, meron kayong, pagpalagay nyo, meron kayong 50 pips. Okay? Ibig sabihin yung 50 pesos nyo times 50 pips. Okay? Panalo kayo ng 50 times 50, mag-multiply nyo lang. Okay? Or just talking of $1. Ibig sabihin yung 100,000 nyo, ang inaalat nyo na pwedeng matalo is 50 pesos. Pero yung 50 pesos nyo, pwedeng manalo yun ng pag from here to here, 50 pips, 5 times 55 times 50, pwedeng manalo yung 250,000. 250 pesos. 250 pesos. Yes, magiging 250 pesos siya. So, let's say from here to this range, let's say 100 pips. So, 100 times 50 pesos. So, let's say to this range, so let's say 300 pips. So, that's 300 times 50 pesos.
So yung amount ng total amount ng pera nyo, hindi nyo tinataya yung buong pera nyo. Nagtataya lang kayo ng certain amount na pwede siyang manalo. Okay? Ng walang ceiling. So hindi siya fixed. Kaya hindi forex is not fixed. Monthly, weekly, daily. Wala po. Kayo po yung magsiset kung magkano yung goal nyo, target nyo every day at magkano yung willing nyong ipatalo dun sa total amount nyo. Let's say may 1 million kayo. Let's say matalo kayo ng 30,000. Pero pwede naman kayong manalo ng 100,000. Ganun po yun. So it's all about managing your money. It's all about managing your numbers. Okay? So, lagi yan pwedeng mag-buy or pwedeng mag-sell. But within that buy and sell, no, may certain numbers dyan na minamanage kayo. So, this is all about simple mathematics, logic, forecasting. So, wala pong secret sa forex. So, it's all about risk management. How much amount are you willing to risk per trade or per entry nyo doon sa total balance nyo. Ang nagkakato lang dito is emotion. Okay? When you get greedy and then hindi nyo tansya yung let's say may total amount kayo kaya 95% natatalo at few lang yung nanalo kasi only few control their emotion and only few are willing to learn. Okay? To learn the skills. So, dalawa po yan. Either na may skills kayo and either na may discipline kayo or wala kayong disiplina. So, yung po yung forex, no? Wala pong sikreto, hindi po hype ang forex, totoo po yung forex. You are trading in the trillion dollar industry. Ang palitan po sa forex everyday is trillion dollars. Okay? So, nakikiride lang po tayo para mag-benefit or mag-tap dun sa market na yon. Okay? So, hindi po sayang oras nyo dito, kaya po mahal mag-aral ng forex. At napakahalaga na malaman yung skill set na to, okay? Maraming salamat. It's all about money management. Thank you.